The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves. So be shrewd as serpents and as simple as doves. But beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues, and you will be led before governors and kings for my sake, as a witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about words, how you are to speak, or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak, but the Spirit of your Father is speaking through you. Brother will hand over brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents and have them put to death. You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel before the Son of Man comes." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. As we age, presuming we will die old. It is just a presumption because some people die young. But it's good to ask the question, before you die, before God take your life, what do you want to see? What do you want to see? Sana, bago ako mamatay, makita ko lamang ikaw ay may asawa na. Di ba may mga nanay na gano'n na pa? What do you want to see before you die? Pinapagalitan ko yung mga pilgrims na kasama ko, na pag nakatarating sa Holy Land, biglang sasabihin ako, "Father, pwede na ako mamatay." Pinapagalitan ko. Wag dito. Muwi ka muna sa inyo. Di ba? Kasi may nagsabing gano'n, namatay eh. Ano po? Wala namang nalulunod sa Dead Sea. Doon pa namatay. Ha? What do you want to see before you die? As I've said, without dreams we perish. Pag wala kang pangarap, wala kang kinabukasan. Kung wala kang hinihingi, wala kang matatanggap. Ano sabi sa first reading? Sinabi ni Israel kay Joseph, "Pwede na akong mamatay." Nakita na niya. Marahil yun ang kanyang inaasam-asam na makita niya muli ang kanyang anak na sinabi ng mga kapatid ay inabdak o nawala na kasama nila. What could be your dream? What do you aspire? According to psychologists or in psychology, the regenerative need of man can be fulfilled in three things so that your life will continue. It's either you plant a tree, you write a book, or bear a child.
that is a need. If you want to continue, if you want to leave behind a legacy, you write a book, you plant a tree, or bear a child. Dahil hindi ako magkakaanak, tanim na lang ako ng tanim. Ano po? Oh, di ba? Tamad ako magsulat ng libro eh. Ano po? Tinitingnan ko palagi yung tinanim ko abukado. Bumunga na ba? Father, mahina. Di ba? At least may tinanim ka. Hindi po ba kayo? Ha? May tinanim na ba kayo? Nagsusulat ba kayo ng libro? Ayun, ang kinabukasan ninyo. Di po ba? May anak na ako, Father. At least may anak ka. Di po ba, anak? Many times they asked me to write a book. Sabi ko, hindi yan ang aking cup of tea. Nung na-stroke ako last year, napilitan akong bumuo ng libro. Ano po? Napilitan ako. Lalabas sa September. Ano po? May cover na, wala pang laman. St. Paul will publish it. Ano po? Write a book. Pero magandang pagtunan ng pansin yun eh. Seriously, my brothers and sisters, are we going to live our life or simply exist? Tayo ba'y iira lamang o tayo ay mabubuhay? Hindi pwedeng tayo ay palaging nag-aantay. Kaya nga po ang tema natin sa buong linggong ito ay ano? How can I be holy? How can I be holy? Today we are celebrating the feast or the memorial of Saint Camillus de Lillis, who established a religious order that take cares of the sick. That take cares of the sick. Ano po ang sabi ni Saint Camillus? Sabi niya, if you want to be holy, three things. You think well, you speak well, and you do well. You think well, you speak well, and do well. Hindi pwedeng think well lang. Pero, if you think well, you all know that your thoughts will become your words will become your actions will become your habit will become your character will become your destiny. At least you start in thinking well. You train your mind to think well. Because if you think well, whether you like it or not, it will dictate your destiny. When you think well, you allow yourselves to filter the things you heard. Hindi lahat ng iyong naririnig tinatanggap ng iyong isip. Sinasala mo at ikaw nagsasabi, tama ba ito? Mali ba ito? Maganda ba ito? Pangit ba ito? Masama ba ito? Mabuti ba ito? If you think well, then you're able to speak well. Because what is in your mind, the overflow will come out in your mouth. Sa ayaw at sa gusto natin, yung namumutawi sa ating mga bibig, yan yung umaapaw sa ating mga isipan. Kaya alam mo, pag nagsasalita, kung maayos ang pag-iisip. Pero hindi ko sinasabing pag hindi ka nagsasalita, hindi maayos ang pag-iisip. Baka walang iniisip, hindi po ba? Ano, kaya hindi nagsasalita. Huh? You have to think well. Speak well. That's why the gospel said, if you live a life according to the will of God, and you meditate on the words of God, when you are being brought to court, you don't have to prepare what to say. Hindi mo kailangan mag-rehearsal.
Kasi lalabas sa iyong bunganga, sa iyong bibig, ang palaging laman ng iyong isip. Hindi ka naghahanda. Hindi ka naghahanda. Kasi yan na ang sabi nga, namumutawi sa iyong isipan. My dear friends, my brothers and sisters, we seldom bring this into prayer. But if we want to be holy, it's good to imagine ourselves and ask ourselves, what is the capital T-H-E, the thing I want to say, I want to see, I want to say before I leave this world. Mahirap yung sasabihin mo lang, pag ako ay ma-promote, pag babaw naman nun. Ano po? Ang babaw naman nun. Mga minamahal na mga kapatid, kung mga ngarap rin lang kayo, medyo laliman nyo na ng konti. Ano po? Next to heaven, what is in your heart? Hello? Next to heaven, what is in your heart? Amen. Many times I have said this, without heaven, everything is a waste. But today, the question is, next to heaven, what is in your heart? Next to heaven, what is in your heart? You think well, you speak well, you do well. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.